What's up mga kausap? Welcome ulit sa Usapang Nissan Sentra. And you know, while editing this video, na-realize ko na hindi pala umaalert itong microphone ng GoPro ko. So ngayon nag-voice over po ako. So ito na nga po yung part 2 ng Project B14 natin na coupe na binubuo namin dito sa JL Racing. At kasalukuyang nire-ready na po namin ipasok itong sasakyan na ito sa garahe from doon sa paint booth na pinanggalingan namin. So ito na nga po yung sasakyan. Ang ganda ng kulay, no? Nilagyan namin siya ng dashboard para magmukha lang siyang sasakyan habang ihilan namin from the paint booth pabalik dito sa JL Racing headquarters. Galing, pati yung flooring, ang linis. So ipapasok na nga po namin ngayon ito. Itutulak namin paakyat ng shop kasi naka-elevate po yung shop. Itutulak na po namin. Ayan, kami po ni Aldrin at ni si Harold yata yan, saka si ano, saka si Boss Joan. Gaang lang, no? Kasi walang halaman yung sasakyan. Ayun, at nandito na nga siya sa loob ng garahe ngayon, at assembly na lang to unti-unti. May mga kulang pa tayong parts sa engine, tapos naka-schedule na rin ito for undercoat para todo na natin. Pagasos mag-auto. Yung naka-schedule na rin ito for undercoat. Tapos yung may kulang ako ilang pyesa sa makina. Kelford na camshaft sa ECU. Tunable na ECU. Yun lang naman. Tapos we're ready to go. Track day na siguro kagad. Track day kagad. At yan na nga po, sinisimula na namin ikabit yung salamin ng ating B40 na coupe para masecure natin kagad yung loob at hindi na mabasa. At pwede na rin masimulan ikabit yung mga interior parts. Kaya humingi na rin kami ng tulong kila Boss Edwin sa mga buo ng auto dito sa East Area. Kilala niyo yung dalawang yan. Salamat Boss Edwin. At yan, yung molding na hawak-hawak ko dyan, yan po ay replacement lang yan. Pero kahuwig na kahuwig po siya ng mga OEM at ng mga original. Wala po kasi akong makukuhang back glass molding ng B14 na coupe dito sa Pilipinas. Kasi ho, yung back glass po ng B14 na coupe ay iba po sa back glass ng mga 4-door sedan na B14. Mas mahaba po yung molding ito kasi mas malaki po yung back glass. So yung salamin sa likuran, kailangan po talagang ingatan kasi wala po tayong makukuhanan yan dito sa Pilipinas. Kaya yung mga quarter glass, pinakabit na rin natin kila Boss Edwin at para sila po yung nakakaalam magkabit yan at maingat na magkakabit. Yun, yung back glass molding po, kung tatanungin niyo po, siguro nasa lagayan niyan nasa 2,000 more or less ang isang back glass molding. Tapos yung sobra nun, dahil sobrang haba ng back glass molding, ginamit namin sa harapan sa windshield. Yung windshield po ng B40 na po ay same po ng windshield din ng B40 na sedan. Ito, yung local natin. So, yan po yung backless molding. Kamukha-kamukha siya ng mga OEM. Kaya ang gara. Yan, kinabit na po ni Boss Joan yung mga electrical. Saka yung salamin sa mga pintuan para secure na nga yung loob. Dahil ikakabit na nga yung mga electrical para hindi mabasa. Kasi itong mga panahon na to ay nag-uulan po. No? Kaya ang hirap po magbuo ng sasakyan. Pag nandiyan ka at wala kang bubong, mababasa ka rin yung laman ng inyong sasakyan. Ayan po. Tumo, ang kaaranong dome light ko, hanip. Ayan, so unti-unti, binubuo na ni Boss Joe at kinakabit na yung mga dashboard harness. Yung mga kailangan buuin, yun, nakakabit na rin sa aircon, yung blower, evaporator. Pininturahan din ni Kuya Nick yung mga flooring yung sa loob, ang tinis, oh. Galing. Mismo. Salamat, Kuya Nick. At yun, unti-unti natin binubuo. Yan, oh. Grabe, oh. Linis sa lalim, oh. Linis ang pagkakagawa. Hanip.
So later on yung dashboard nga ikakabit natin, titi lang natin ilalabas yung mga piyesa niyan. Ito naman yung R32 po na mags, dito natin kinabit na sa ano, sa V40 na coupe. So siya ngayon medyo mandungis pa. Nag-iisip ako kung papakulayan ko yung mags na yan or hindi. Keep ko yung original na kulay ng R32 or gagawin ko siyang lighter na medyo silver. Ito na yung engine bay. May mga nakakabit na na ito, hydrovac. Tapos, unti-unti, nilalatag yung wiring pabalik dito sa engine bay. Kaya pa, medyo may kaguluhan pa. Kaya kung gusto nyo magpagawa ng sasakyan dito sa JL Racing, tumatanggap po kami ng mga electricals and mechanical na trabaho. Yan, o, katulad yan, meron dito 280Z na Nissan, meron mga European cars kami ginagawa, at meron ding multicab na pinapakabitan ng ibang makina like itong makina ng Mazda Bongo, kinabit ni Boss Joan dito sa multicab. Bumaba yung chassis niya ng mga isang ruler. Yan, para lang magkasya yung makina ng Mazda Bongo. Hindi pa tapos yan, ongoing project. V13 yan ni Boss Joan, ongoing project. And ayan, radio yan nung V14 coupe. Nung nakuha ko yung V14 coupe, yan yung radio niya. Yan yung speaker. Walang speaker sa pintuan or sa likod. Yung speaker nandun mismo sa radio. So, ayan. At ito, ito nga pala yung makina na ikakabit ko doon sa V14 coupe natin. It's an SR16 VE. So, inantay lang natin yung mga wiring ma-fit na maayos. Bibili tayo ng clutch para dito. At para may kabit na yung LSD na tranny. Kasi may LSD na tranny. Ayan, dyan, nakatambak lang dyan yan. LSD na tranny. Hindi na malaman kung nasaan. Oh, Boss Jeff, oh.